Magandang araw po sa inyong lahat, Grade Forensic. Balik sa pag-aaral naman po tayo sa ating video lessons, Filipino 4. Nasa quarter 3 na po tayo with 3 and 4. Ang inyong guro, si Ginoong Ray A. Montesilio. Pagkatapos ng leksyong ito, makikilala ang kayarian ng pangmuri. Pakihanda lamang po sa mga sumusunod ang ballpen at papel. Ito po ang halimbawa ng papel na inyong gagamitin. Mga mag-aaral, sa araw na ito ay malalaman po ninyo ang kayarian ng pangmuri. Meron tayong apat. Una, payak. Pangalawa, may lapi. Pangatlo, inuulit. Pang-apat, tambalan. Uulitin ko, ang apat na kayarian ng pangmuri ay payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Unang kayarian ng pangmuri ay ang payak. Ito po ay binubuo ng salitang ugat lamang. Halimbawa, bilog, guwapo, itim, pango, pangit, pandak, at iba pa. Halimbawa na pangungusap. Punta tayo sa labas ngayon dahil bilog ang buwan. Pangalawa, ang itim na aso ay kumakain sa labas. Pangatlo, nagugutom ako. Wala pa kasi akong kain. Kung mapapansin ninyo, ang bawat salita po na ating ginagamit na may salungguhit ay walang halong panlapi. Yan po ang tinatawag nating payak. Ang pangalawang kayarian ng panguri ay ang tinatawag nating may lapi. Ito po ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. Halimbawa, sa salitang saya, meron itong panlaping ma kaya nagiging masaya. Sunod, meron tayong salitang dumi pero nilagyan nating panlaping ma kaya nagiging madumi. Sunod, meron tayong itim, nilagyan natin ng panlaping ma kaya nagiging maitim. Meron tayong liit, meron itong panlaping ma kaya nagiging maliit. Sunod, meron tayong lista at hinahaluan po natin ng panlapinghan kaya nagiging listahan. Halimbawa na pangungusap. Masaya kaming lahat dahil may dalang pagkain si nanay. Sa ating pangungusap, ang salitang ating ginagamit ay saya na hinahaluan po natin ng panlaping ma kaya nagiging masaya. Ang ikatlong kayarian ng panguri ay ang inuulit. Inuulit, ito po ay salitang binubuo ng pag-uulit ng isang bahagi ng salita o ng buong salita. Halimbawa, masayang masaya, maduming madumi, itim na itim, bahay bahayan. Halimbawa po na pangungusap, walang kamalay-malay na umalis ang kanyang ina. Ginagamit natin ang salitang kamalay-malay. Ito po ay inuulit. At ang ating panghuling kayarian ng panguri ay ang tambalan. Ang tambalan, binubuo ng dalawang salitang ugat na magkaiba ng kahulugan. Ngunit kapag pinagsama ay makabubuo ng isang bagong kahulugan. Halimbawa, iba ang ibig sabihin ng balat at iba din ang ibig sabihin ng sibuyas. Pero umiba ang kanyang ibig sabihin kasi pinagtambal natin ang dalawang salita, ang balat sibuyas. Nagiging balat sibuyas. Sunod, pusong mamon, basagulero, silid aralan, kapit tuko, bahag hari. Yan po ang ating mga halimbawa na sinasabing tambalan. Halimbawa ng pangungusap, nasa silid aralan ang lahat ng mga aklat ko. At yan po lahat ang ating mga kayarian ng panguri. Sana po ay meron kayong naintindihan at nalalaman sa ating bagong leksyon. Para sa inyong gawain, gawin po ninyo ito. Isulat ng direkta sa papel, kunan ang patlang ng tamang angkop na panguri. Ito po ay makikita sa pahina 87. Para sa ating sunod na leksyon, meron tayong aspekto ng pandiwa. Malalaman po ninyo sa araw na ito ang aspekto ng pandiwa. Ang leksyong ito ay mahahanap sa pahina 89. Pandiwa ang tawag sa salitang nasasaad ng kilos o aksyon. Gayon din ng pangyayaring nagaganap. May tatlong aspekto ang pandiwa. Una, perspektibo o pangnagdaan. Pangalawa, imperspektibo
o pangkasalukuyan. Ang pangatlo, kontemplatibo o panghinaharap. Sa corner na ito, makikita natin ang mga salitang kilos. Halimbawa, awit, basa, kilos, tanggap, sagot. At dito naman, makikita natin ang pangnagdaan. Dito ay ang pangkasalukuyan. Dito naman, ang sa huli, panghinaharap. Perfectibo, imperfectibo, contemplativo. Ngayon ay babasahin natin ang perfectibo, imperfectibo, contemplativo ng salitang awit. Simulan po natin. Umawit, umaawit, aawitin. Sunod, babasahin po natin ang perfectibo, imperfectibo, contemplativo ng salitang basa. Binasa, binabasa, babasahin. Sunod, sa salitang kilos naman, kumilos, kumikilos, kikilos. Sunod, tanggap, natanggap, natatanggap, matatanggap. Sunod, sa salitang sagot naman, sumagot, sumasagot, sasagot. At yan po ang ating mga aspekto ng pandiwa. Meron tayong perfectibo na ibig sabihin pangnagdaan o naganap na, at imperfectibo na ibig sabihin pangkasalukuyan o ginagawa pa lamang, at saka contemplatibo o magaganap pa lamang o panghinaharap na gagawin pa lamang. Sana po ay mayroon kayong maintindihan upang kayo po ay makasagot sa ating mga gawain. Para sa inyong pangalawang gawain, gawin ito ng direkta sa papel. Isulat ang pandiwa at sabihin kung ito'y pangnagdaan, pangkasalukuyan o panghinaharap. Halimbawa, una, uulan daw bukas ayon sa pag-asa. Ang ating sagot, isulat natin ang pandiwang uulan at ang kayarian ng panguri, panghinaharap, kasi uulan pa lamang. Ganyan po. So kayo na pong bahalang sumagot mula 1 hanggang 8. Laging tandaan mga bata, ipunin ang lahat ng mga gawain, lagyan ng pangalan at handa ito para sa susunod na pagsusumite tuwing Lunes. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata at paalam.